bawat buhay, maraming kabanata, maraming gastos. Gastos dito, gastos doon, halos walang maipon. Buti na lang, nagtabi ako para sa Pag-ibig Provident Fund. Ang laki ng kita! So yan, alam mo ba na ang inihulog mo ay makukuha mo rin? Na-withdraw ko ng buo ang ipong ko. Ang laki ng personal savings ko. Di lang dublado. Kumita pa ng dividendo. Halos na triple ang pera ko. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Ginanap noong Biyernes ng hapon ang ika-apat na Entrepreneurial Development Training sa Kuwait sa ilalim ng sangay ng Philippine Overseas Labor Office. Layunin nito na mabigyan ng sapat na kaalaman ang bawat OFW upang matutunan ang tamang pag-ipon ng kanilang pinaghirapan sa pagtrabaho sa ibayong dagat at pag-iwas sa hindi tamang mga nakasanayang kaugalian sa maling paggastos. Nagbigay din ng dalawang resource speakers ng iba't ibang pamamaraan upang mabigyan ng lunas ang kasalukuyang pinagdadaan ng problemang pinansyal. Nagsimula ang pagtitipon sa isang panalangin, sinunda naman ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Kasunod nito ay ang maigsing mensahe mula sa labor attaché na si Attorney Cesar Chavez. Ito po ang reintegration program natin is part of the reintegration program na ginawa po ng Department of Labor and the National Center for Reintegration designed for OFWs. Sa totoo lang po, itong programa po ni Pinoy, wala pong collateral ito. Collateral free po ito. Kaya lang pagdating mo sa banko, pag hindi po maganda ang inyong business plan, o kaya napakarami na pong naglo-loan ng ganyan, hihingihan po kayo ng collateral. Hindi naman kayo hihingihan, tatanungin lang, meron po ba kayong ari-arihan? Sinundan din ito ng isang inspirational message mula sa Philippine Ambassador to Kuwait na si Ambassador Lamberto Monsanto. Congratulate po kayo lahat for being present here today sa napaka-importanting activity na ito bilang bahagi ng reintegration program ng ating gobyerno para sa mga OFWs natin. I see the interest in, on your part. Napakaganda pong halimbawa yung pinakita nyo na meron kayong interest na maging self-sustaining. Agad naman nagsimula ang seminar na pinamunuan ni Pastor Hill Bantugan, isang lisensyadong accountant at kilalang financial literacy advocate ng mga OFWs. Siya ang naatasan ng Philippine Overseas Labor Office na magbigay ng seminar at reintegration programs sa mga ito. Iba't ibang paksa at pamantayan ang tinalakay nito kasama ang mga iba't ibang pamamaraan upang makaiwas sa problemang pinansyal at mamuhay ng matiwasay pag-uwi sa Pilipinas ng isang OFW. Maraming katanungan at agam-agam ang hininga ng kasagutan ng mga OFWs na dumalo at isa-isa naman itong sinagot ni Pastor Bantugan. Matapos ang okasyon ay binigyan ng Certificate of Attendance ang lahat ng dumalo. Narito ang iba't ibang panayam mula sa OFWs na dumalo, organizer, at mula kay Pastor Hill Bantugan. Kasama ko po dito ngayon ang isang chef de partie na nagtatrabaho dito sa Kuwait na si Mr. Arnel Bustillo. Mr. Bustillo, may natutunan po ba kayo dito sa seminar na to? Marami po ako natutunan. Sa palagay niyo po, magagamit niyo yung mga prinsipyong itinuro dito pag uwi niyo? Actually, yun na nga po binabala ko kasi gusto ko na rin po mag-for good. Hindi naman po habang buhay dito ako sa abroad. Bali, i-apply ko po yung mga matututunan ko rito para makapagsimula po ng business sa Pilipinas. Ano po bang business ang balak niyo iputap sa Pilipinas in case pag-uwi niyo? Bali, balak ko sana mag-retailer ako, mga soft drinks retailing. Samahan ko na ng konting grocery at mga bigas. Yun ang magiging plan ko pag-uwi ko ng Pinas. Maiksing mensahe lang po sa mga kagaya nating mga OFW dito sa Kuwait. Para po sa mga kababayan natin na mga nanonood, simple lang po. Wag po natin isipin na habang buhay nandito tayo,
isipin din po natin na pagbalik po natin ng Pilipinas kung ano po yung magiging buhay natin at ng pamilya natin. Kasi mahirap po talaga na nasa ibang bansa po tayo. So plan ahead po tayo na maging matipid po tayo at pagsikapan po nating planuhin kung ano yung magiging kinabukasan ng pamilya natin. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Ma'am, ano na po so far ang natutunan ninyo dito sa seminar na to? Eh, medyo marami na rin kahit sandali pa lang. Natutuhan ko na mas mahalaga pala talaga ang mag-impok ng hanggang kaya mo para sa pag-uwi natin sa Pilipinas, eh meron tayong kakayahan na buhayin naman ang ating sarili. Maigsing mensahe lang po sa mga kasama natin OFW sa Kuwait. Sa ating mga kasama, ang masasabi ko lang po, huwag ninyong pabayaan ang inyong mga sarili. Unahin ang sabi nga ni Pastor kanina, unahin ang pagmamahal sa sarili para merong kang investment sa sarili mo muna bago mo ipamigay ang iyong kita. Pagkatapos, sana naman nakahanda rin tayong lahat sa lahat ng unos na dadating sa atin, lalo na sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Maraming salamat. Walang anuman. Ang aking masasabi para sa ating mga kababayan sa itong pagkakataon na ibinigay sa atin ng Polo Owa na dapat nating asikasuhin at pagtuunan ng pansin ng ating future pag-uwi natin sa Pilipinas. Dapat nating tingnan ng mabuti at para tayo hindi magkaroon ng problema sa ating kinabukasan. Sa atin pong mga mahal na kababayang OFW, ako po ay mayroong isang mensahe para sa inyo. Alam ko po ang tunay na kadahilanan kung bakit tayo ay narito sa abroad. At yan po ay upang magkaroon ng isang matatag at magandang kinabukasan. Sa panahon ng inyong pananatili sa abroad, ang inyo po bang kinikita ay inyong napamahalaan? Kung sakaling ikaw po ay uuwi na sa atin, pagkaraan ng 10, 15 o 20 taon ng pagtigil at pagtatrabaho sa malayong lugar, kayo po ba ay nakahandang umuwi na? Tandaan po ninyo mga kababayan, gaano man kahaba ang ating pagtigil at pagtatrabaho sa abroad, ang isang araw ay darating na ang hawak po natin sa ating kamay ay one-way ticket na lamang. Pagdating po ng araw na yon, sana po tayo ay payapang uuwi sa ating bansa sapagkat naghihintay sa atin ang isang masaganang kinabukasan. Ito po ay available lamang sa pamagitan ng pagmamanage ng ating personal income. Maraming salamat po. Ang susunod na literacy program ay gaganapin sa susunod na taon na at ngayon pa lamang ay inaanyayahan na ang lahat na magrehistro. Para sa The Morning Talk News, ako po si Ricky Laxa. Seminars.